Yung mother niya. Oo, mga habol ah. Uy! Hi guys! Welcome back to my channel. So this is Mark Dom M. Esteron. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe, like, and share. So maraming salamat. So ayan mga kaibigan. Ayan. So nakaisip na ako ng call sign, mga ka-hotspot. Ayan. So connect na sa hotspot ko, mga ka-hotspot. Ayan. So yun na yung call sign natin, mga hotspot. So connect na kayo, pindot na kayo dito. Yan. And then nandito na nga tayo sa bukid, so pupunta tayo dun sa bukid namin. Oops. Yan, so makikita nyo mga hotspot ay yan o, nararo na yung mga pinitak. So ang mga kun kasi namin dito, yung bukid kasi dito is rain fed. So pagka lang ulan, ala, hindi kami makakapag tanim kasi nga ala kami source of water, di ba? Unirrigated kasi yung area dito. Tsaka hindi umabot yung irrigation dito. Kaya yun. Pero ang alam ko may balak silang padaan dito eh. Yun, so ayan, nakikita ko na si Papa. Doon, kung makikita natin yung maliit na puno doon. Saan na? Oops. Wala, hindi makita. Medyo may kalayuan pa. Ngayon nga, naririnig ko na yung mga ugong or under ng mga makina. Saan ba ako dadaan? Dito na. Shortcut. Yan, mga hotspot. Nagsasalita, mga hotspot. So yun nga po mga hotspot, nagpapatubig na si Papa. At pamaya-maya isa mag-grass cut naman tayo. Papakita ko sa inyo mga hotspot kung paano ako mag-grass cut. Yan, buhay-buhay. So may bag tayo, yan. Ang laman ng bag ko ay tubig. Yan. Hindi ko lang kung 8 liters ba itong laman ito or 4 liters. Pero hindi siya puno. Yan. Yan na, nagpapatubig na. So pakita ko sa inyo, ito na, ang tubig! Ayun na mga ka-hotspot, dito na tayo sa bukid namin. Yan, dito na tayo sa bukid. Uy, laki! Ayun po yung aso, aso ni Papa, si Laki. Yan, may mga nagbubunot po ng punla doon mga ka-hotspot. Yan. Pwede dito maligo mamaya ah. Mukhang masaya to ah. Hi Laki. Hi. Oo, ba't mukha na ako dati. Oy. Mukhang namiss niya ako ah. Okay mga ka-hotspot, oh, malinis yung tubig oh. So galing yan sa ano, tinatawag na STW, shallow tube well. Yan. Ito po yung ayun po, centennial po na ano to, na puno ng tamarind or sampalok. Pero hindi siya lumalaki mga hotspot. Ewan namin kung may hiwaga ba dito sa sampalok na to. Yan. Yan mga hotspot to. May singaw yung tubo oh. Hotspot oh, may bakang ano dito, parang bagong panganak. Yan, ito yung sinasabi nila, nakita namin to eh.
parang may mastitis yung ano niya. May mastitis yung oh, yan yan. Mastitis yung ano niya. Tawag dyan. Uy, uy, yung other niya. O mga habol ah. Uy, sumunod. Ito po yung anak niya. Wow. Wow, ganda naman ng view. Photography. Yan. Yan mga hotspot. So nanunuwag siya. Hindi siya pwedeng lapitan. Tapos wag natin. Uy! Nakakakot. Meron siyang MMA. So, buhay bukid. Yan po. So mag-enjoy ka dito pagka marami kayong kasama sa bukid. Ganoon. Tapos magpipiknik kayo. Lagi namin ginagawa yun dati. Mga bata pa kami ng mga pinsan ko. Yan. Ito nga mga ka-hotspot, inaayos natin tong camera para makita kung paano tayo mag-grass cut. Yan. Ang buhay sa bukid. So ang buhay dito sa probinsya kasi pagka tamad ka, hindi ka mabubuhay dito. Pero pagka masipag ka talaga dito, hindi ka mawawalan. Kahit alakang pera, mabubuhay ka dito. Basta marunong ka lang magtanim, mga gulay, ganon. Mag-alaga ka ng mga hayop. Hayop. So malaking ano yon, diba? Pwede mo rin gawing negosyo yung mga pag nagtanim ko ng gulay or mga nag-alaga ka ng hayop, diba? Kakatahin mo or ibibenta mo or magtatayo ka ng karinderya, diba? At least di mo nabibilhin yung mga kasangkapan, ikaw na mismo yung nagtanim. Yan, malay mo dun ko pa ma-discover, diba? So ito na guys, mag-gagaskat tayo dahil nga mag-land trip na tayo. Ito na. What's up mga hotspot? So yun nga, habang nagpapahinga tayo mga hotspot is magpapatalastas muna tayo. So commercial. Ito, titignan natin tong TikTok ng isang magandang babae na to na nakilala ko. Yung pinakamagandang babae na nakilala ko sa balat ng lupa. Ito na siya. Wipe it down, wipe it down, wipe. Ito nga mga ka-hotspot, so kukwentuhan ko kayo tungkol dun sa experience ko dito mula nung pagkabata dito sa bukid na to. So yan. Ito, nakikita nyo ba itong puno ng sampalok na to? Naalala ko to nung bata ako kasi dinadala na ako dito ni mama tsaka ni papa. Nagdadala sila ng tali tsaka ng ano, duyan. Yon, so habang nagtatrabaho sila dito sa bukid, yan sa bukid. Habang nagtatrabaho sila, gumagawa sila diyan, mga hotspot. Iniiwan naman nila ako dito na nakaduyan. So mga naalala ko mga ano 'yun eh. 6 or 8 years old ako noon. Ganun, mga ganun. So 6 to 8 years old ako. Iniiwan nila ako dito. Tapos gumagawa sila dyan. Ayan. Pagka walang pasok doon sa school, dinadala nila ako dito. Kasi nga wala akong kasama sa bahay. Kasi yung ate ko naman noon, nag-aaral siya ng kolehiyo. Kaya wala akong kasama sa bahay. Ayan, sinasabit lang yung duyan dyan sa mga sanga-sanga ng sampalok na yan. Kasi simula pagkabata ko, ganito na kalaki yung sampalok na yan. Parang hindi na lumaki itong sampalok na to eh.
Kasi sa kasi nga daw may hiwaga. Hindi ko nga alam eh, sabi nila panahon pa daw ng hapon to meron na to eh. Panahon nga ng Espanyol meron na daw to eh. Sabi lang naman sa kwento-kwento pero iwan natin, malay mo diba? Tapos nga mga kaibigan, sabi din nung lolo ko na, kasi may lolo kami na guerrilla nung araw. So pinanganak siya 1902 tapos namatay siya 2013. Yan. Third year high school kami noon nung namatay yung lolo namin. So 107 years old siya nung namatay siya. Ang pangalan niya is Leocadio. Yan. Nung 100 years old pa lang yun, naglalakad yun around from sa bahay namin hanggang dun sa may sa bahay niya mismo hanggang dun sa isang anak niya yun. Nakikita niyo yung yan, kung makikita niyo yung bundok na yun, yun. Yan yung bundok na yan. So yan, di ba yung bahay kasi namin, so yung bahay kasi namin sa kabila ng bundok. Tapos yung nilalakad niya, parang tinatawid ba niya yung bundok? Sa kabilang bundok kasi yung barangay nung ano eh, nung isang anak niya. Yan, so 100 years old na siya noon. Naglalakad pa siya ng ganung kalayo. So sa ano yun, tingin ko nasa 8 kilometers yun, mga ganun, around 8 kilometers, 8 to 10 kilometers yun. Simula dun sa bahay niya mismo hanggang dun sa bahay ng anak niya. So ganun sila katatag nung araw. Diba? Yun nga yung natotrauma siya sa ano, sa giyera dati. Pagka nilalapitan mo siya eh, parang bang ano siya, aggressive siya eh, parang gusto niya eh, tirahin ka din niya agad, gano'n. Kasi nga, yung age na yun, sigurado ako, kwan na yun eh. Nagkakaroon na tayo ng memory gap, diba? Eh yung 70 nga, nagkakaroon memory gap, yung 100 years old pa kaya. Wala lang kasi mga picture doon tadi eh, kasi wala pa akong cellphone noong mga panahon yun. Meron man, keypad, yung wala pang camera. 2013. Meron na pala yung ano, C3, Nokia C3. Kaya lang malabo yung camera. Tsaka hindi ko pa naisip yung mga bagay na yun noong panahon na yun. So, tara. Nauho ako, inom tayo sa tubo. Ah, sa hose pala, hose. Ito. Yan yung mga catchpot, no? Pwedeng inumin yan. Sure yan, kasi nga, galing yan sa ano eh. Groundwater yan eh. Yan, hinihintay lang natin medyo mapuno or malagyan ng tubig to. Tapos, susuyo din natin. Tapos, susuyo din natin. Yun nga mga hotspot, no? So, handa na ba kayong mag-hand tractor, mga hotspot? At kung handa na kayo, tara na! Mga chong, mga ka-hotspot. So, hapon na. Ayan, pwede na tayo umuwi. Dahil pagod na rin tayo. Huwag nating payo ko lang ha, huwag nating biglayin yung katawan natin sa pagkatrabaho kasi may bukas pa. Hindi naman isang araw eh. Kaya kung hindi mo natapos ngayon, tapusin natin bukas, gano'n. Ayan, so mapakita sa inyo yung ginagawa. Ayan, ayan po yung mga ginawa namin. Yan. Sinuwid po namin yung mga yon.
And then ito po, magpapahinga na tayo. And then pamaya-maya iso uwi na tayo. Yan mga ka-hatspato, uwi na tayo. Yan. So yun po yung matapos namin. Yun po yung natapos namin mga ka-hatspat. Yan, dala-dala ko yung kaskata. Uwi na tayo. Tutuloy na naman bukas. Yan. So maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pag-suporta. Hanggang sa next vlog mga ka-hatspot. Yan. Bye.